Balita mga Kapinas Watchers, Pangulong Bongbong Marcos at dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte hinimok na magkaisa. Isang pagpupulong kasama ang mga dating Pangulo ukol sa problema ng bansa ang hiniling sa kanila. Apat na malalakas na naging Pangulo ng bansa magpupulong para wakasan ang tensyong namamagitan sa Duterte at Marcos. Ito ang naging panawagan ng dating senator na si Gringo Honasan, kina Pangulong Bongbong Marcos Jr. at dating Pangulong Rodrigo Duterte na magkasundo at maging mahinahon para sa kapakanan ng ating sambayanang Pilipino. Sa isang video message, umapela ang dating senador na si Gringo Honasan sa dalawang pangulo at nakiusap na magkaroon ng isang executive meeting kasama sina dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at ex-president Joseph Estrada. Nadito aniya, pag-uusapan ng apat na magagaling na pangulo kung ano ang kanilang plano at kung papaano susolusyonan ang maraming problema ng bansa. Para sa taong bayan, kailangan magkaisa. Dahil mas maganda ang nagkakaisa kaysa nagkawatak-watak dahil ito ang sisira sa ating bansa. Sinabi rin ng dating senador kay PBBM at ex-president Duterte na kumalma na lang tayo para sa taong bayan. Dahil kumakailan lamang, tila naging mainit ang palitan ng mga salita ng dalawang kampo. Naniniwala ang dating senador na hindi ito makakatulong para sa ikabubuti ng bansa dahil pati ang mga supporters ng dalawang kampo apektado at nag-away-away na. Kaya isang magandang hakbang kung ang apat na malalakas na pangulo ay magpupulong. Dahil ang tatlong mga dating pangulo ay may karanasan at alam naman nila ang kalakalan sa loob ng gobyerno. Na alam naman natin na pareho ang kanilang naging pangarap ang makatulong at makapagbigay solusyon sa problema ng Pilipinas. Ngunit ang tanong ngayon, gusto ba ito ni Pangulong Marcos dahil siya ang kasalukuyang pangulo at naniniwala ba kayo na ang pagkakaisa ng apat na pangulo ang magbibigay solusyon para wakasan ang mga problemang kinakaharap ngayon ng bansa? Kaya nang lumabas ang balitang ito ay hindi maiwasan ng marami sa ating mga kababayan ang maglabas ng kanilang mga hinaing at komento sa mundo ng social media at ayon pa sa kanila. Good advice for ex-Sen. Gringo Honasan, I salute you, sir. Uniteam is the slogan before the election. Peace ang kailangan, papaano aasenso ang Pilipinas kung kayo-kayo ay nagbabangayan. Sayang mga talino nyo, pag-usapan na lang ninyo at magtagpo sa isang tuldok sa ikakabuti ng Pilipinas. Hindi talaga yan ang solusyon, mag-away-away. Tinatawanan ng tao ng ibang bansa at kaming mga OFW na umaasang mapabuti ang ekonomiya ng Pinas. Hindi magandang halimbawa na puro kayo dakdakan lamang action speaks louder than voice. Peace and unity, yan ang kailangan for the Filipino people. God bless Philippines. Napakagandang gesture ng bawat isa para sa bansa kailangan ng pagkakaisa ng bawat Pilipino. Naging emotional lang talaga si former president dahil doon sa signature campaign na nangyari sa Mindanao na talaga namang parang malaking insulto sa dignidad ng Filipino na hindi man lang nagbigay ng paliwanag sa mga pinapipirmahan. Bugso lang yon ng damdamin. Love you both, Sir PBBM and FPRRD. This is not about Duterte and Marcos. Kasi pinalalabas nito mga itong lalong-lalo na itong tandalawa na gagaling-galingan na si Contreras at saka si Richard, kay Darian, pinalalabas nila, this is about politics. Gago ba kayo? Ito lang ha, simple logic as this. Think of this. Okay? Think kung meron kayo. Mag-isip kayo. Anong standing ni BP Sara Duterte ngayon? Sige nga, kung talaga may utak kayo, Contreras at saka Richard Haydarian, ano ang kasalukuyang status ni BP Sara Duterte ngayon? Ang layo ng kalabat. Puta, ilan si Romualdez? Pakisagot niya ako. Ito, survey to, ilang survey na to, ha? Wala nga sa numero uno si, ano, walang one? Walang one point? Walang 1%? Bakit matitreten si BP Sara Duterte? Saan nasa number one? Wala sa ano to si ano. Sa totoo lang,
maaari pang mabawasan si VP Sara Duterte dito sa awayan na to. Alam niyo kung sino magbe-benefit sa awayan na to? Kung ang purpose ni Pangulong Duterte makipag-away lang sa Marcos, ang magbe-benefit dito, walang iba yung kung hindi yung third force. Kung sino man yon, hindi natin alam. Kasi eventually, baka mamaya, itong ang ano ko eh, itong naiisip ko in the future, baka mamaya, yung taong bayan medyo marindi na sa awayan eh. Kasi yun ang pinalalabas ng iba eh. Kaya nga nila pinalalabas na may awayan eh. Para, anuhin nila, para, alam mo yun, makaramdam ng toxic ang mga Pilipino kasi iisipin nila awayan to ng Duterte Marcos. In other words, ang makikinabang nito yung third force, which is not the Duterte, not the Marcoses. Which is third force, di natin alam kung sino yun. Ayoko na lang pangalan, pagbibintangan na naman ninyo ako. So anong point ko dito? There is no reason for PRRD to fight against Marcos para sa anak niya na tumakbong presidente. Hindi. Alam mo, eto lang eh, matalino si Pangulong Duterte. Alam niyo ba kung ano lang ang dapat gawin ni Pangulong Duterte? Tumahimik lang siya, panalo yung anak niya. Bakit? Eh tarantado yung mga kalaban ng anak niya, pabagsak eh. Lahat ng kalaban ng anak niya, walang kwenta, daldal lang ng daldal. Yung anak niya, pansinin niyo ha, kahit anong paninira ng kalaban, eto si VP Sara Duterte, yung kalaban niya, wala, pabagsak ng pabagsak. So sabi nga nila, pag ang isang tao nagko-commit ng mistake, panoorin mo lang, wag mo istorbohin. Hayaan mo siyang bumagsak. Ganun sana ang ginawa ni Pangulong Duterte, di ba? Kung ang purpose lang niya is politics. Pero hindi po eh. Ang purpose niya hindi lang po hindi po politics. Ang purpose niya kasi binababoy na ang ating konstitusyon. Ginagago na tayo. Kailangan, kaya nga ito ha. Isipin niyo na mabuti ito. Etong PI na to, Disyembre pa lang kinakananahon nila to. Kinakananahon nila ito, Disyembre pa lang. January. Kailan ito talaga nagtodo-todo ng ingay? Yung Davao. Dahil dun sa Davao speech na yon, ay pambihira, nayanig ang lahat. Pati Comelec sabi, ay suspend na natin. Hindi, yun ang talaga eh. Yun ang talagang nangyari. Because yung sa ingay na yon, isipin mo, how many days? Ang lakas ng impact na yun, ha? Sabi ko sa inyo, ang lakas ng impact, lalo na sa akin, pinagbintangan ako eh. Matindi. Alam mo, yung kinikwento ko sa inyo tungkol dun sa NBI, half pa lang ho yun. There were, hindi ko na lang pwedeng sabihin yung una. Okay? Kasi, out of respect. Sa, naayos kasi. Okay? Pero grabe ho yun. Antindi ho nung ginawa na yun. Kasi hinanap po nila ang lahat ng katabi ni Pangulong Duterte nung time na yon. Pinagbintangan po ako literal, nakasama ako sa plot na ginagawa ni Duterte. Ay, wala akong plot. Anong plot pinagsasabi niyo? Wala akong alam doon. Hindi, honest naman ako. Hindi naman ako katulad ni TP na nagmamagaling na may alam siya kunwari. Hindi ho. Hindi naman ako kinakausap ni Pangulong Duterte para, oh, Barat Boy, anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Walang ganun. Gago ba kayo? Nandun lang kasi kami, kasi para magkwentuhan lang. Yun lang ho yun. Sikahan lang. Oh. Gusto lang niya ilabas yung sinabi niya nung sa speech. Yun lang ho yun. Kaya nga alam nyo, after that speech, tingnan mo. Isipin nyo to, after no speech, nagkaroon ng loyalty check sa PNP and AFP. Yung mga, kahit basta nagtrabaho or di kaya tumira sa Davao, tinatanggalan nila ng estrellas, ika nga. Tinatanggalan nila ng papel sa PNP and AFP. Bakit? Natatakot na ho sila. Yung kinaiinisan ni Pangulong Duterteng PI, pinatigil nila. Kasi ang punto nga ho dito, it's the PI. Kaya nga, paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, yung mga nakikinig dyan, yung mga taga Malacanang na nanonood dito, tanggalin nyo si Romualdez. Maniwala ho kayo, si Pangulong Duterte gusto niyang matapos si Bongbong Marcos bilang presidente. Such is my faith.